Hi guys, it's me Lila again, and ito yung last day ko na wala akong work for I think 26 days. Yeah, 26 days na akong walang work. No, not 26, it's 16 days na wala akong work. Kaya last day ko ngayon na walang work kasi bukas I'll be working back na. Dapat magluto ako kasi pag may duty na, wala na akong time mag-work magluto masyado. At ngayon, naubusan pala kami ng bigas kaya bumili ako ng nag-order ako kasi dito sa Saudi, like sa Pilipinas, ang tindahan kailangan ikaw pumunta. Dito sa Saudi, pwede kang tumawag sa Bakala. Bakala, yung parang maliliit na tindahan sa Pilipinas, pwede kang magpa-deliver. Oh, ayan, nag-order ako ng ito, Royal Umbrella. I think this is 5 kilos. Dati, ano lang to, 19 reals. Ngayon, 38 reals na siya. Ganun kamahal. Tapos, bumili na rin ako ng gata kasi I'll be cooking tulingan. Ginata ang tulingan for today. Ito yung gata, coconut milk kasi diba, pahirapan. Kung gusto naming magluto ng ginataan at gusto namin gumamit ng fresh coconut, kailangan namin pumunta sa Batha or sa Lulu para lang makakuha ng fresh gata. So, ang ginagawa naming mga OFW, it's either itong powdered na gata or yung in-can. Kaya, para mas mabilis ang buhay. Kaysa, like, kagaya sa amin na wala kaming mga car, mamamasahe pa kami para lang makabili ng fresh gata. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Namumulot lang tayo sa may mga bakura natin ng mga nyog. Tapos kakayurin lang natin. Or kung nasa medyo city or urban ka na, bibili ka na lang ng kinain sa palengke. Ito na mamamasahe din, diba? Ako, lumaki ako na pumupunta kami talaga. Ay, namumulot lang sa bakura namin kasi marami kaming nyong. So, ito yung tulingan ko. Papakita ko sa inyo. Ano pa siya? Binabad ko pa siya. Mamaya ipakita ko sa inyo. How I cook ginataang tulingan. At saka magluto na din ako ng rice kasi it's 6:05 na. Kailangan ko nang magluto kasi darating na si Pachuchuy ko. O, diba? At dito lang kami bibili-bili ng limang bigas dito sa Saudi. Ang bigas namin, yung 5 kilos, aabutin siya ng like 10 days or minsan 20 days. Kasi dalawang cup at 4 cups ang niluluto ko, baon na ni Charlie at saka dinner na namin. Parang ganun. Ako kasi pagka mag-work na ako, hindi ako nagbabaon kasi doon sa trabaho ko, hindi kami ng pagkain. Kaya si Charlie lang ang nagbabaon. Bear with me. Kasi magluluto tayo ng tulingan. Parang nadadalas na ang pagluluto ko. Kasi hindi ako marunong magluto. Try hard. At least diba nag-try magluto. Yeah. Tara na! Let's cook! Ang ingredients ko sa ginataang tulingan is isang ganitong bawang. Hindi tayo nagtitipid sa bawang. Isang ganitong sibuyas, isang buong sibuyas, at saka luya. At saka, of course, ang gata. At kailangan natin siya ng suka kasi parang ipaksiyo kasi muna siya bago siya gagataan, di ba? Tapos, ito yung tulingan ko. Papakita ko sa inyo ang tulingan ko. Kasi lulutuin ko na siya lahat. Kasi ang pagka once kasi na nagataan na siya, di ba malinam naman na siya, maganda, masarap na siya. So, ang mangyayari, pwede mo siyang kainin na at least lang na ginataang tulingan or
Pwede mo din siyang prito-prituhin para masarap, di ba? Titingnan lang kung uubusin ko ba to. Ito yung mga tulingan ko. Tulingan. Here's my tulingan. Tulingan. Pirit! Pirit sa Bisaya. Or they call it tuna. Tulingan. Diba? Masarap ko siya gataan. Pinapalambot ko lang siya. Medyo madami siya. Kasi uulamin. Madami ang nilutuin ko kasi para good for ilang days na siya. Iaano ko muna ang ibabad ko muna siya kasi medyo may ice pa siya. Habang inaano ko pa yun, yung mga hihiwain ko itong mga sahog niya. Sahog po. Tama ba yung term ko, sahog? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng tulingan. Kasi masarap ang tulingan. Ewan ko. Kasi nung bata ako, hindi naman ako nakakain ng ginataang tulingan. Ewan ko lang. Parang ang boring ng buhay nung bata ako, no? Kasi palagi ko sinasabi, di ba, nasa bundok kami. Hindi ako nakakain ng dilata. Pero ang healthy, di ba? Kaya may ang mama lola ko, siya. Daily is long. Kasi parang tula-tula. Alam mo yung tula? Yung parang sinabawan na isda. Parang ganun palagi ang ulam. Tinolang manok. Tinapanan. If alam nyo yung tinapanan sa mga Bisaya, may nakakaalam dyan kung ano ang tinapanan. Tinapanan ng isda. Tapos gulay-gulayan siya. That's the life of province life. Diba? Ito ang ayaw ko sa kusina. Kaya hindi ako nagpo-kusina nung kabataan ko. Ngayon na lang napipilitan kasi nagtatrabaho si Charlie. Si Charlie magaling magluto. Kasi cook talaga originally. Hi guys! Ito na nga. Nagluha-luha ang mata ko. Kinat ko kanina kasi nagluha-luha ang mata ko nang naghiwa ako ng mga sibuyas. Kaya eh ngayon, ano na, ano ko na sa inyo kung paano. Siguro alam lang yan, alam nyo man ng paksiw, di ba? Yan ng paksiw lang siya. My own way, my own makikita ko, pero ganito ako mag-ginata ang bilingan. Ipa-file ko itong mga tulingan dito, kasi ipapaksiw ko siya. Paksiyo na tulingan. Paksiyo muna siya. Tapos ilalagay ko na ang marami pala. Ito yung sibuyas. Ewan ko kung enough na ba to siya. Tapos ito yung luya. At ito yung bawang. Hindi malinis ang kamay ko, ha? Akala niyo, hindi malinis ang kamay ko. Tapos, lagyan ko siya ng suka. Siguro, ordinary na suka ang gagamitin natin, hindi yung maanghang, no? Pwede din maanghang. Ito, lagyan ko siya ng suka. Kasi nga, paksibo, diba? Tapos, salt. I'm using Himalayan salt. So,
sobrang dami ang lalagay ko. Hindi ko alam. Lagyan natin ng konting tuyo pang pakulay. Toyo. Tapos haluin natin siya lang. Para medyo maano siya, magkalasa lahat-lahat. Natatakam ako sa tini-prepare ko pa lang. Natatakam na ako. Masarap kasi ang ano, tulingan. Yung iba, hindi sila kumakain ng ano, tulingan. Pero, para sa akin, masarap siya. Tsaka, I think, ano, mas safe siya siguro. Pero di ba sabi na may mercury content daw yung, may mercury daw yung tulingan, like, sa buntot niya. Pero para sa akin, mas safe siya sa ibang isda na lumaki na siya sa fish pond kasi natural siya, di ba? Nag-grow naturally siya. Still, hindi pa kami nakabili ng stove na maayos. Naka-electric stove pa rin kami. Isasalang ko na siya. Sana masarap. Balikan natin siya mga 5 to 10 minutes. Tapos pagka medyo maano na siya, medyo kumulo na siya or luto na siya, ilagay natin ang gata. Ipapakita ko sa inyo kung paano process. Babalikan natin later. Nakita niyo yan guys. Kumukulo na siya. Unti-unti nang kumukulo ang paksiw na tulingan. Turns into ginataang tulingan later. Tingnan niyo. Diba so beautiful? So beautiful. May ginataang tulingan. Ayan, nakapaksiw pa siya. At ayun na nga guys. Ayon sa nakikita nyo. Tingnan nyo, lutong-luto na ang aking tulingan. Ano siya, as of now, ano siya, paksiw na tulingan siya. So, to make it ginata ang tulingan, lagyan natin siya ng gata. Wait, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ginata. Mag-mix ng powdered gata. Hindi ko sure, pero kung cold water ba ang ginagawa. Pero feeling ko cold water siya. Kasi kung hot water kasi ang minimix sa powdered gata, baka mamuumuo, diba? I'm not that sure, pero try natin. Kasi first time ko lang ding magluto ng ginataang tulingan. Kaya documented, no? Ang paggawa ko ng ginataang tulingan. Itong galon pala, ito, ipapakita ko sa inyo later. Ito yung mga panghugas namin ng pagkain. Pangluto itong mga ganito na tubig, itong ganito. Yan. Pwede rin naman siyang inumin. Pero kung may maliliit, mas maganda kasi maliliit lang, 'di ba? Parang mas mabilis inumin. So, i-open natin ang gata. Ay. Siguro first time ko itong magluto ng kataan. Na-witness niya ang first time pagluto ko. Halos lahat first. Dino-document ko para share file ng experience. Teka lang. So, maglagay lang ako ng powder sa cup. Depende sa'yo kung gaano kadami siguro. Hindi ko alam. Basta, bahala na. Pagka hindi masarap, sasabihin ko din sa inyo. Alas na ano, feedback ng aking tulingan. Ginataang tulingan. Kung hindi masarap, di ba kung nag-epic file ko, tingnan. Look at that, guys.
Para lang siyang milk. Siguro, damihan ko na ng gata, no? Kasi, para malasang-malasa. Hindi na nga siya fresh gata. Titipidin pa natin, di ba? Pwede rin ubusin natin yung gata. Actually, guys, ano? Multitasking ako habang nagluluto dito, naglalaba din ako at the same time. Ganito ang buhay OFW. Sariling kayod. Kung sino ang free sa amin, siyang magluluto, maglalaba. Pero, kadalasan talaga si Charlie ang magluluto, si Pachucho ang magluluto. Kaso, dahil nga ako ang walang work, makakaya naman, di ba, na hindi ka magluluto. Darating yung tao na wala kang naluto. So, ito na siya. 1 cup of water plus gata powder na parang 1/4 siya. Parang 700 gram na powder. Or let's say 100 gram. Tapos ngayon, wait up. Guys, lutong-luto. Ayan na guys, lutong-luto na yung ano ko. Tulingan ko. Tingnan nyo, nakita nyo naman, diba? Sobrang luto na siya. So, ilalagay na natin ang gata natin. Just easy, like, easy lang. Ganyan lang. Tapos, tingnan natin ulit mamaya kung satisfy ba tayo sa pagka-creamy niya. Kung tama na ba ang gata niya. At saka medyo panuin na lang natin siya pa kuluhin. Kasi luto na yan. Pwede to serve na yan after kumulo ulit. Pwede to serve na siya. Ko alam kung sama na to siya. Sorry, I'm using kutsara lang for cooking kasi ito lang naabot ko. Yan, antayin natin mga 5 minutes siguro. Kukulo na yan siya. So, ito, inaabangan ko kasi kumukulo na yung ano ko. Umpisa ng kumukulo tapos tigman natin kung tama ba yung gata niya. Kasi kung hindi, dadagdagan na lang natin. Diba? It's Pachochoy! Nandito ka na. Anong oras na ba? Anong oras na? Alas 7 na pala. Palagi niya akong naaabutan magluto, guys. Oh, pero luluto ka siya para may makain siya kasi kawawa naman. Galing sa duty! Actually, siya dapat ang nagluluto kasi siya ang marunong at magaling magluto. Pero, since wala akong duty, ako na maluluto. Kamusta? Good. Tikman mo daw. Hindi pa siya nagkulo, pero tikman mo. Para alam na natin kung anong kulang. Hindi na, pakuluan mo lang para kumunti yung tubig. Ah! Black! Bismillah. Nagbilat. Ay! Lutong-luto na ang aking inataang tulingan. Sarap. Ako lang, nasasarap pa, di ba? Siyempre, sino pa bang mag-appreciate sa luto ko kundi ako lang. So, ngayon, magpa-prepare na ako ng food namin for dinner. Baka sabihin niyo wala akong ang tawag dito. Luwag! Wala akong basta kung anong tawag dito, hindi ko alam. Meron. Magsasandok na ako kasi magdi-dinner na kami. Ipatutoy. Sana magustuhan niya ang luto ko.
kasi trying hard ako magluto. Parang masyadong malaki ang bowl ko. Papalitan ko kasi sobrang laki. Pinalitan ko yung ano, yung bowl kasi masyadong malaki. Old na masyado ang ano? Old na? Inshallah, pagka nagka-pera tayo, bibili tayo ng bago. Pero, kung mag-work pa naman, di ba? Pwede. It's still working. Yeah. Practical, kasi hindi naman natin yan madadala sa Pinas. Come. The dinner is ready. Ginata ang tulingan. Rice. With soft drinks and water. And a chuchuy, nahihiya siya. Come on, that's it, guys. We'll be having our dinner now. Bawal pala i-vlog ang pagkain, sabi ni Nicholas. Kaya, thank you for watching!